Arguably, isa nga itong kwento ng buhay ni Kuma sa pinaka nakakalungkot sa mundo ng One Piece. Kaya naman sa video nga na to, tatalakayin natin itong naging buhay niya. 47 years ago nga exactly, isinilang itong si Kuma sa South Blue, specifically sa Sorbet Kingdom. Yung nanay nga ni Kuma, isang normal lang na tao. Pero itong tatay nga niya, special. Nagmula nga itong tatay ni Kuma sa Buccaneer Tribe. Bali itong mga Buccaneer nga, considered ng extinct sa current era. Since gaya nga ng Lunarian Tribe, tinugis rin sila ng world government para ubusin. Ang traits nga na pinaka-distinguishable sa mga Buccaneer yung physical nilang anyo. Mas maliit nga sila ng konti sa mga giants. Pero mas malaki naman sila sa mga normal lang na tao. Yung mga binti nga nila maliliit. At yung upper body naman nila sobrang lalaki. Kaya naman dahil dito mas malalakas nga sila physically kesa sa mga normal lang na tao. At ito nga yung rason kung bakit bata pa lang itong si Kuma, kaya niya nang magbuhat ng mabibigat. So dahil nga sa nalaman ng world government na yung isinilang sa Sorbet Kingdom na bata may dugo ng isang Buccaneer, hinuling nga nila yung pamilya ni Kuma at ginawang mga slaves sa Merijoa. Doon nanlaban nga yung tatay ni Kuma, wala nga rin siyang nagawa. Hanggang sa lumipas nga ng mga taon, namatay na lang itong nanay ni Kuma dahil sa pagpapahirap ng mga Celestial Dragons. At ito nga yung unang pagkakataon na makita nating masaktan si Kuma at umiyak. Though malungkot at hindi nga tanggap ni Kuma yung nangyari sa nanay niya, hindi pa nga rin hinayaan ng tatay niya na madown siya. Kaya naman nagkwento nga itong tatay niya patungkol sa Sun God Nika. Itong kwento nga na to pinagpapasapasahan ng lahi nila all throughout the years. Sinabi nga ng tatay ni Kuma na isang araw daw merong dadating at magliligtas sa kanila. At ito nga daw yung Sun God Nika. Lagi nga daw itong nakangiti at nagpapangiti ng mga tao sa paligid niya. Sumasayaw nga daw ito sa tugtugin ng drums. Pero sa kasamaang palad nga habang nagkikwento itong tatay ni Kuma, wala nga kaano-ano bigla na lang siyang binarel ng isang Celestial Dragon at namatay siya. Ang rason nga lang ng Celestial Dragon kung bakit niya pinatay itong tatay ni Kuma dahil daw sa maingay ito. Imagine, sa harap mo mismo pinatay itong tatay mo. Hindi ba masakit yon para sa iyo? Anyway, sa lumipas nga ng mga taon, mag-isa na lang na naging slave si Kuma sa Merijoa. Until 38 years ago nga may naganap na human hunt competition. Every 3 years nga itong ginagawa ng mga Celestial Dragons. At ang primary reason nga lang kaya ito ginagawa dahil sa gusto lang nilang sakupin ang isang lugar na may napakaraming resources sa legal na paraan. At sa taon nga na to napili nila itong God Valley sa West Blue. So bukod nga sa mga Celestial Dragons na kalahok sa human hunt competition na to, kasali nga rin dito itong mga Holy Knights. Basically nga papatayin lang ng mga Celestial Dragons at mga Holy Knights ang lahat ng tao na nakatira sa God Valley. Pero itong taon nga na to special. Dahil bukod nga sa mga taong nakatira sa God Valley, nagsama rin itong mga Celestial Dragons ng mga slaves nila sa Merijoa. Obviously para patayin din. At dito na nga papasok si Kuma. Dahil alongside nga sa mga dinalang slaves ng mga Celestial Dragons, nakasama nga dito si Kuma. Bukod nga kay Kuma, nandito rin itong mga notable slaves na sila Genie at Ivankov. Unlike nga sa ibang slaves na tanggap na nila ang kapalaran nila na dito na sila mamamatay sa God Valley, itong si Ivankov nga hindi. Hindi nga niya tanggap na mamamatay na lang siya nang walang kalaban-laban. Kaya naman kasama nga itong si Genie pati na si Kuma, nagplano nga sila kung paano sila makakatakas sa God Valley. At ang napili nga nilang paraan ang kuhain ang papremyo sa nagaganap na hunting competition na to. Dahil sa mga hindi nakakaalam, meron ngang 6 na treasure box na papremyo para sa competition na to. At ang 2 nga dito mga devil fruits. Devil fruits na may idea si Genie kung ano ang mga ito. At ito nga daw yung Popo fruit at fish fruit model Azure Dragon. So ito nga yung goal nila.
nila ang kuhain itong dalawang devil fruit na to para makatakas sa God Valley. At dahil nga sa mga circumstances na nangyari, later on nga nakita nating nagtagumpay itong sila Ivankov at Kuma. Napasakamay nga nila itong dalawang devil fruit na tinatarget nila. Pero bago pa nga nila makain itong mga devil fruit na to, bigla namang sumulpot itong si Big Mom. Naagaw nga ni Big Mom itong devil fruit na hawak ni Ivankov. Buti na nga lang at nakain na ni Kuma itong devil fruit niya bago pa ito maagaw sa kanya ni Big Mom. Pero kung inaakala nga nating okay na ang lahat, nagkakamali tayo. Dahil later on nga, bigla namang sumulpot itong isa sa mga Gorosei na si Saturn. Inatake nga niya itong si Kuma. At yung nangyari ngang laban sa pagitan ng dalawang to, hindi na ipinakita pa. Pero as per Ivankov nga, sa nangyaring God Valley incident, nagawa nga daw ni Kuma na mailigtas ang higit sa 500 civilian. Meaning hindi nagtagumpay itong si Saturn na masupil si Kuma. Anyway, ang lugar nga na tinakasan nila Kuma mula sa God Valley, itong Sorbet Kingdom. Muli ngang nagbalik itong si Kuma sa lugar na to. At kasama nga si Genie, dito nga nila napiling manirahan ng ilang taon. Si Ivankov naman, sinulit yung freedom na kakakuha pa lang niya. At mas gusto nga daw niyang maglayag sa karagatan. So lumipas nga ang 8 taon, naging pastor na itong si Kuma. Ipinakita nga na nagpapagaling siya ng matatandang may sakit. At sa tulong nga yan ng devil fruit niya. Si Genie naman, still nakasama pa rin ni Kuma. Hanggang sa lumipas nga ulit ang 5 taon at dito, nagkaroon nga ng problema itong Sorbet Kingdom. Hinati nga ng hari sa dalawa yung Sorbet Kingdom. Ang rason nga nito, para makatipid sila sa Celestial Tribute. Dahil nakikita nga ng hari na nagiging pabigat lang sa kingdom nila itong matatanda na nakatira sa kabilang bahagi ng Sorbet Kingdom. Since hindi nga sila nakakapagbigay ng malaking Celestial Tribute. Kaya naman dahil dito, nakita nga nating inaatake ng mga tauhan ni King Bekuri itong matatanda na nakatira malapit kila Kuma. At since may busilak nga na puso itong si Kuma, hindi nga niya ito hinayaan. Pinagtanggol nga niya itong matatanda at inatake itong mga Royal Guard. Ang naging resulta nga nito, nakulong itong si Kuma kasama syempre itong si Genie. Buti na nga lang at sa mga oras na to, ito na rin yung pag-usbong ng Freedom Fighters. Sa pangunguna nga nila Dragon at Ivankov, niliberate nila itong Sorbet Kingdom at pinatalsik si King Bekuri. Later on nga, sumama na rin sila Kuma at Genie sa Freedom Fighters. Dahil na nga rin yan sa pagkumbinse sa kanila ng kaibigan nilang si Ivankov. At simula nga dito, binago na ni Dragon yung grupo nila mula Freedom Fighters into Revolutionary Army. At sa lumipas nga na panahon, sumama si Kuma na lumaban para sa kalayaan ng maliliit na kingdom. Nililiberate nga nila yung may mga mapang-abusong leaders ng bawat kingdom. Hanggang sa lumipas nga ulit ang 8 taon, hindi nga alam nila Kuma at Genie na may malaking mangyayari sa buhay nila. At ito nga yung pag-kidnap kay Genie. Doon wala nga silang idea sa kung sino ang kumidnap kay Genie, nagpatuloy pa nga rin yung misyon ng Revolutionary Army. Tuloy-tuloy pa nga rin yung ginagawa nilang tulong laban sa mga naaapi. Hanggang sa 2 taon na nga ang lumipas simula nung mawala itong si Genie, bigla nga silang nakatanggap ng tawag. Itong tawag nga na to, nagmula mismo kay Genie. Ang hindi nga alam nila Dragon sa oras na to, naghihingalo na itong si Genie. At nararamdaman nga ito ni Kuma. Kaya naman dali-dali nga siyang pumunta sa Sorbet Kingdom. Since alam nga niya na dito pupunta si Genie. Pero bago pa nga makita ni Kuma itong si Genie, huli na nga ang lahat. Nababalutan na nga siya ng kulay asul na balat at namatay na. Itong pumatay nga kay Genie, yung tinatawag na Sapphire Scale Disease. So ang rason pala ng pagpunta ni Genie sa Sorbet Kingdom, para maihatid itong kakasilang pa lang niyang anak na si Jewelry Bonnie. Yes guys, during nga sa pamamalagi ni Genie sa Mary Joa nung makidnap siya, nagkaroon siya ng anak. At ito nga si Bonnie. Although hindi nga kadugo ni Kuma itong si Bonnie, pinalaki nga niya ito na parang totoo niyang anak. Binusog nga niya to ng pagmamahal at pag-aaruga. Bali nagpatuloy nga sa buhay itong si Kuma. Sumasama pa nga rin siya sa mga misyon ng Revolutionary Army. At nagiging tatay naman sa tabi ni Bonnie. Pero kung inaakala nga nating okay na ang lahat para kay Kuma,
Kuma ay nagkakamali tayo. Nag-uumpisa pa lang pala ang tadhana para sa kanya. Dahil lumipas nga ang 7 taon ay nakitaan rin ng sakit itong si Bonnie, similar sa sakit na pumatay sa nanay niya, which is yung Sapphire Scale Disease. Kaya naman sa takot nga na maging similar kay Jeannie ang maging kapalaran ni Bonnie, ay naghanap nga itong si Kuma ng pinakamagagaling na doktor sa iba't ibang panig ng mundo para lang malunasan itong sakit ni Bonnie. Pero ni isa nga sa nilapitang doktor ni Kuma ay isa lang ang sinasabi. At ito nga ay yung wala na daw lunas sa sakit na to ni Bonnie. Not until na makilala ni Kuma si Dr. Vegapunk sa tulong ni Dragon. Sinabi nga ni Vegapunk na kaya daw niyang lunasan itong sakit ni Bonnie. Pero ang hindi nga alam ni Kuma ay nakikinig pala siguro si Saturn sa kanila. At since tauhan nga ng world government itong si Vegapunk, ay tumutol nga itong si Saturn na makuha lang ni Kuma ng libre itong pagpapagaling kay Bonnie. Kaya naman nakipag-deal nga itong si Saturn kay Kuma. Papagalingin ni Vegapunk si Bonnie kapalit ng pagiging cyborg niya. Buburahin nga daw ni Vegapunk yung pagiging tao ni Kuma. At simple eh gagawin siyang robot. Although hindi nga agree si Vegapunk sa plano na to ni Saturn since technically nga parang papatayin na rin niya si Kuma, wala nga rin siyang nagawa. Natuloy pa nga rin itong deal nila. Kaya naman sinulit nga ni Kuma yung 6 na buwan na huli niyang makakapiling itong anak niyang si Bonnie. Nakabuo nga siya ng pagkakaibigan alongside Sentomaru, Vegapunk at Kizaru. Hanggang sa dahan-dahan na nga siyang ginawang cyborg ni Vegapunk. Kasabay nga nito yung pagsali niya sa 7 Warlords. At bago pa nga tuluyang mawala itong free will ni Kuma, pinilit niyang gawin ang lahat ng makakatulong para sa anak ng dati niyang leader na si Dragon. Sa anong rason? Dahil nararamdaman nga ni Kuma na yung matagal niya nang hinihintay na Sun God Nika nasa katauhan ng anak ni Dragon na si Luffy. Ang isa nga sa ginawa niyang pagtulong kila Luffy ay yung pag-i-intervene niya sa Thriller Bark Arc na imbes na hulihin itong Straw Hat Pirates, pinatakas nga niya ang mga ito. Isa pa during Sabaody Archipelago Arc kung saan imbis nga na mapatay sila ni Admiral Kizaru, isa-isa nga niyang pinatakas ang mga ito. At lastly, itong pagpapaprogram niya kay Vegapunk na protektahan itong Thousand Sunny. Lahat nga ng ito para lang makatulong sa pinaghihinalaan niyang Sun God Nika, which is magpe-pay off nga ang mga ito sa huli. Dahil sa current arc nga na Egghead Island Arc, nakita natin siyang pumunta sa isla na to para sagipin itong anak niya. Inatake nga niya siguro si Saturn sa huling natitira niyang lakas. At bago pa nga ma-shutdown itong katawan niya, nakita mismo ng anak niyang si Bonnie itong kinikwento niyang Sun God Nika. Nakita nga ng 2 mata ni Bonnie na totoo itong kwento ni Kuma patungkol sa taong magliligtas sa kanila. Totoo ang Sun God Nika. Kaya naman ngayon nga nakasalalay na kay Luffy itong kaligtasan nilang mag-ama. Si Luffy naman ang magliligtas ngayon kay Kuma. At sa mga susunod pa nga na chapters malalaman na natin kung ano ang magiging kapalaran ni Kuma. May ibabalik kaya yung free will niya at magiging tao ulit siya o mamamatay na siya para sa anak niya. Anyway, ayan na nga yung kwento ng buong buhay ni Kuma. At sana na-enjoy nyo. Kung may mga karakter pa nga kayo na trip nyong talakayin natin, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para magawa na natin yan ng video. So yun lang.